Pagtitirikan kita ng kandila, Baldomaro. KANOLE Horror Story. Ang matandang Iringo ay buwanan na nagbebenta ng ginto kay Baldomaro. Dahil na rin sa pangangailangan ng kanyang apo. Sa lugar kasi ng matandang Iringo ay maraming napupulot ng mga durug-durug na ginto. Katunayan, isa ito sa ginagawang hanap buhay ng mga tao sa kanilang baryo. Isang umaga, ang apo ng matandang Iringo na si Telma ay lumapit sa kanya. Lolo, kailangan ko kasi ng pera eh. Ay bakit? San mo gagamitin na po? Sa eskwela po. Ay ganun ba? Naubos na kasi yung pinagbentahan ko ng ginto. Pero hindi bale. Pupunta na lang ako kay Baldomaro at babali ako ng pera. Salamat po, Lolo. Ganon ang mga gawain ng mga tao sa kanila. Wala pa man silang hawak na gintong ibebenta ay nakakabali na sila ng pera kay Baldomaro dahil si Baldomaro ay isang negosyante ng ginto sa kanilang baryo. Hindi lang ang matandang Iringo ang nagbebenta sa kanya. Halos karamihan ng mga taong kapos sa buhay ay nagbebenta ng ginto na mga durog sa kanila. Makalipas ang isang oras, nagtungo na roon ang matandang Iringo at nakita niyang ang haba-haba ng pila ng mga nagbebenta ng ginto at bumabali ng pera. Nang siya na ang nasa pila, agad siyang binati ni Baldomaro ng Atatang Iringo, nandyan pala kayo. Ano atin? Babali o magbebenta? Sa maalala ko, eh nung nakaraan lang nagbenta ka ng ginto, ubos na ba? Magandang umaga ho, Baldomaro. Eh, nakakahiyaman bumali. Sa unang pagkakataon gagawin ko ito eh. Eh bakit naman? Ubos na ba kasi? Eh di ba nag-iisa kayo sa buhay? Paano naman nangyari yon? Parang ang lakas nyo naman yatang gumastos. Hindi, may kasama ako sa bahay. Aba, mukhang umiibig na si Tandang Iringo. Yung apo ko, si Telma. Eh, nangangailangan ng pera para sa eskwela eh. Ang hirap namang tanggihan, di ba? Kaya't naparito ko para bumali. Ah, ganun ba? Madali akong kausap. Magkano? Maliit lang. Hindi ko pa rin naman sigurado yung mapupulot kong ginto para ipambayad ko sa'yo. Ah, sige. Walang problema. Kapansin-pansin sa bahay ni Baldomaro ay napakadaming mga kalalakihang nakapaligid sa kanya. At hindi lang yon, meron ding mga kababaihan na sa palagay ng matandang Iringo ito ay yung ginagawa niyang parausan dahil wala naman siyang asawa. Pag-uwi ng matandang Iringo sa kanilang bahay, agad niyang inabot sa kanyang apo na si Telma ang pera at ikinatuwa naman to ng kanyang apo. Ang bait-bait talaga ng lolo ko. Wika pa ng dalagita. Ah, sige na apo. Pumunta ka na. Eh baka maliit ka pa sa eskwela. Uwi ka sa tamang oras ha. Opo lolo. Ang apo ni matandang Iringo ay palaging spoiled sa kanya pagdating sa ganon. Mula kasi nang maliit pa ang batang si Telma, siya na ang nag-alaga noon. Kinuha niya ito sa nag-iisa niyang anak dahil hindi maganda ang pakikitungo ng nanay ni Telma sa kanya. Isang umaga, ang matanda ay namumulot na ng ginto. Hindi rin biro ang pamumulot noon. Kailangan merong kang gamit na kung ano para makita mo ang durug-durug na ginto. Yung iba pa nga ay pinapaanod sa patubig. At yung maiiwan yon yung tinatawag na ginto na ibinebenta nila kay Baldomaro. Oy! Tatang Iringo! Aga natin ah! Wika ng isang lalaki. Eh, kailangan eh. Nakabali kasi ako kay Baldomaro. Ayokong mapahiya.
Nakakagulat naman kasi. Kay tanda-tanda nyo na, kailangan nyo pang maghanap buhay. Eh talagang ganon. Meron ako nga po eh, na pinag-aaral. Alam mo na may spoiled sa akin ng apo kong yon. Lahat ng gusto niya ay binibigay ko. Eh malay mo, makapagtapos ng abugas siya, o di kahit paano, merong sasalo sa akin. Eh kailan pa naman mangyayari yon? Eh ilang taon na ho kayo? Parang higit 70 na kayo ah. Maasa pa kayo doon? Hindi mo naabutan yon, Tatang Ringo. Eh, ayos lang. Importante sa akin, yung apo ko makapagtapos. At saka, hindi ko na hinahangad pa ang pag-angat ng buhay. Maayos na ako sa ganito, yung kumakain ng 3 beses sa isang araw. Oo noon, aminin ko, gusto ko rin yumaman. Sino ba namang taong ayaw yumaman, diba? Pero napagtanto ko na bandang huli. Sa hinaba-haba ng panahon na ibinigay sa akin ng Panginoon para baguhin ang buhay ko. Pero wala eh, hanggang dito lang talaga ako. Oh, sige na, mamulot na tayo ng ginto, baka sakaling yumaman pa tayo. Habang sila'y namumulot ng ginto, nadinig niyang yung dalawang babae ay nagkukwentuhan. Ayon sa isang babae, hindi raw siya nakabayad sa binali niyang pera kay Baldomaro. At nang makita ni Baldomaro ang anak nitong dalagita, ang gusto niyang mangyari, ang anak niya ang ipangbayad pang samantala. Siyempre, hindi naman papayag ang isang ina pagdating sa ganon. Ayaw nilang ibugaw ang kanilang mga anak dahil sila ay mga probinsyanang iniingatan ng kani-kanilang mga magulang. Binabantaan daw siya ni Baldomaro na kung hindi ibabalik ang perang binalis sa kanya, pipilitin na kunin ang anak niyang dalagita. At yun naman ang ikinatatakot ng nakausap ng isa pang matanda na nadidinig ni matandang Iringo. Eh kung ako sa'yo, ialis mo na anak mo rito. O kaya na may isama mo sa pamumulot para makatulong. Tsaka teka, ang tagal-tagal ko nang nagbebenta ng ginto kay Baldomaro, eh wala naman akong nababalitaan na ganyan. Maaaring hindi mo lang nababalitaan, pero yung si Baldomaro ay may pagkahayok siya laman. Nakakahiyamang sabihin pero yun ang gusto niyang mangyari sa anak ko. Ah, ganun ba? Eh, mainam na nabanggit mo. Ah, sige, pag-iingatin ko rin ang apo ko. Hindi lang yon ang narinig ng matandang Iringo, marami pang iba. Dito niya naintindihan kung bakit kaya pala napakadaming mga dalagitang naroroon. Ito pala yung mga ibang binabayad ng mga nakabalis sa kanya ng pera na hindi rin nakapagbenta ng ginto. Sa pamumulot nila ng ginto ng araw na yon, merong isang lalaking nakatsamba nang gagamunggo na ginto. Tumayo ito habang siya'y nakasalampak kanina at nagsisigaw. Sinabi niyang napakaswerte niya sa araw na yun dahil nakakuha siya ng gagamunggong ginto. Hindi man kalakihan ang halaga nun pero malaking tulong ito para sa kanyang pamilya. Tatang Iringo, nakakaingit naman yung taong yun. Sana tayo rin pala rin. Wika nung lalaking kakwentuhan niya kanina. Sana nga talaga, para yung mga apo at anak natin eh, hindi natin may isang laki Baldomaro. Kung ako naman tatanungin ano, ba't ko naman isasangla sa kanya anak ko? Swerte naman niya. Di bale, makakapulot din tayo ng ganon at hindi habang buhay. Nandito tayo sa pulutan ng mga durug-durug na ginto. Ah, sige na. At baka sakaling yumaman pa tayo uli. Inabot na lang ng hapon pero walang napulot ang matandang Iringo. Malungkot itong umuwi ng kanilang tahanan. At pagdating niya, wala pa roon ang kanyang apo. Telma! Nasaan na kaya yung batang yon? E madilim na. Dati-dati. Wala pang gantong oras, nakakauwi na siya. Telma!
Di pa kaya nakakauwi? Ay, ay, ay! Iho, iho! Nakita mo ba ang apo kong si Telma? Hindi pa ho. Tatang Iringo, bakit po? Ay, wala, wala. Nagantay pa ng ilang mga oras ang matandang Iringo, pero hindi pa rin bumabalik si Telma. Dahilan kung bakit sinuyod niya ang buong baryo, baka kasi nandoon lang sa kanyang kaklase, pero walang nakapagsabi na may nakakita na kay Telma. Nang hindi niya matagpuan ang kanyang apo, nagawa niyang lumabas ng baryo. Ang kanilang baryo kasi ay nakabukod sa karamihan. Bago mo marating yung kabilang baryo ay dadaan ka pa sa kagubatan. Ay nako, ang batang yon. Hanggang ngayon wala pa. Sino kayang kasama nun? Galit man noon ang matandang Iringo pero may halong pag-aalala. Baka kasi naharang na ang kanyang apo. Hindi naman sa pagyayabang. Maganda si Telma at isa ito sa hinahangaan ng mga kabinataan sa kanilang baryo. Maya-maya pa, mula sa malayo ay meron siyang naaaninag. Kasi kahit na ganoon ang edad ng matandang Iringo, medyo matalas pa rin ang mata nito. Susuray-suray na tao ang nakikita niyang papalapit sa kanya. Agad siyang nagtatakbo dahil naisip niyang baka ang apo niyang si Telma yon. Hindi nga siya nagkamali dahil ang kanyang apo yung pasuray-suray. Uy Telma! Apo! Eh ano bang nangyari sa iyong bata ka? Ay Diyos ko naman oh! Lasing si Telma nang umuwi. Tapos warak ang damit nito sa likuran. At hindi niya makausap ng maayos ang kanyang apo nang dahil sa kalasingan. Kinabukasan paggising ng apo niya ay sumisigaw dahil napakasakit daw ng ulo niya. Sakit ng ulo ko, lolo? Eh, saan ka ba kasi nang galing kagabi? Tsaka bakit gabi ka nang umuwi? Kailan ka pa natuto ng ganyan, Telma? Hoy, pinag-aaral kita ng maayos. Magmula ng maliit ka pa lang, magpahanggang sa ngayon, niminsan hindi kita kinante, baka sakali ngayon pa lang. Saan ka nang galing? Sinong mga kainuman mo? Si Lolo, ba't nagagalit na ganun? Parang ngayon lang eh. Telma, kay ngayon o noon, o maulit man yan o hindi, hindi na dapat mangyari yon. Una sa lahat, babae ka. Ang inuuwian mong lugar, napakalayo. Tapos hindi ka man lang nangilag na makipag-inuman kung saan. Apo naman, isipin mo rin sana may nag-aantay sa'yo. Eh paano naman ako? Eh, aatakihin na ako eh. Kaaalala sa'yo. Akala ko'y napano ka na. Lolo, papasok po dito sa kagubatan hinatid ako ng mga kaklase ko. Kahit na, eh dapat nga nagpadiretso ka pa sa bahay eh. Eh natatakot sila eh. Baka daw may aswang dito. Eh sinabi ko wala naman. Aswang? Oo, Lolo. Wala namang aswang dito eh. Pansamantalang natahimik ang matandang Iringo nang mabanggit ng kanyang apo yung salitang aswang. Sa kanyang maalala, sa lugar nila ay meron ding aswang. Pero dayo lang. Kung meron man sigurong manggugulo doon na may ibang kakayanan, malamang ang matandang Iringo yon. Pero lihim lang din at hindi rin alam ito ng nag-iisa niyang apo. Oh eto, magkape ka na lang. Ayoko na maulit yan ha, Telma. Opo Lolo, hindi na po. At kapag naulit pa yan, palalayasin na kita rito. Naintindihan mo? Doon ka na lang sa mga kabarkada mo. Hindi na nga po Lolo. Sakit-sakit na nga ng ulo ko eh. Sinisigawan niyo pa ako? Eh ba natural? Ay yung ibang mga lolo nga eh, pinapalo pa yung mga kagaya mo. Pero ako, hindi kita kayang pagbuhatan ng kamay. Habang pinapagalitan ng matandang Iringo ang kanyang apo, nagulat siya dahil sa unang pagkakataon, si Baldomaro ay nagtungo sa kanila. Magandang umaga, Tatang Iringo. Baldomaro, eh, ano nga atin?
Eh nadinig ko eh. Ang lakas ng sigaw mo. Baka meron kang kaaway dyan, nasaan at babariling ko. Ayokong mawalan nang nagbebenta sa akin ng ginto. Wala. Wala akong kaaway. Sige, natutulog pa kasi ako eh. Teka, sandali. Parang meron kang tinatago dyan. Sino bang nasa loob? Sino bang kaaway mo, ha? Wala, Baldomaro, wala. Huwag mong bunutin yung baril mo. Wala akong kaaway dito. Hindi. Narinig ko eh. Teka nga. Tumambad kay Baldomaro ang apo niya na kasalukuyang nagkakape tapos nakamaikli pa ng suot at nakasando. Babae? Sino naman itong napakagandang dalagitang to? Parang ngayon ko lang siya nakita sa baryo na to. Ang apo ko, si Telma. Ah! Meron ka palang apo na maganda. Hindi mo man lang sinasabi sa akin. Kailangan bang sabihin sa iyo ang lahat kung anong meron ako? Teka lang. Bakit ka nanginginig? Hindi naman kita inaano. Huwag kang matakot sa akin, tandang Iringo. Tsaka napansin ko lang. Napakaganda ng apo mo. Nung pinangbubuhay mo sa kanya? Magandang umaga po, Baldomaro. Magandang umaga naman, iha. Baldomaro nga pala. Telma po, Telma. Bait na bata. Nag-aaral ka pa ba, iha? Oho. Hindi ka ba nahihirapan sa buhay nyo rito? Tignan mo. Halos wala man lang yatang makain dito, iha. Kung gusto mo eh. Baldomaro! Mawalang galang na. Hindi ko gusto yung sinasabi mo. Makakalis ka na. Teka nga sandali. Bakit ba pinagtatabuyan mo ko? Nag-uusap kami ng apo mo. Pag ba pupunta ka sa tahanan ko, ginaganyan ba kita? Ine-entertain pa nga kita ron ng maayos. Tapos dito palalayasin mo kung parang aso? Ano ba? Baka gusto mong singilin na kita ron sa binali mo sa akin. Babayaran ko naman yun ng ginto. Paano kung sabihin ko sa iyong hindi ginto ang gusto ko ngayon? Ha? Ano? Ano bang ibig mong sabihin? Tandang Iringo, kilala mo ako. Sa tuwing pupunta ka sa bahay, nakikita mong napakaraming dalagita doon. Hindi pwede. Sige na, makakalis ka na't babayaran ko yung binali ko sa iyo. Sige na! Iha, kung meron kang kailangan, pumunta ka lang sa bahay ko. Umalis ka na, Baldomaro! Oo na, alis na. Yung ginto ah, sa katapusan. Sige. Hoy Telma, pasok doon! Ikaw bata ka, palagi kitang pinagsasabihan na kahit nandito ka lang sa bahay, huwag kang nagsusuot ng ganyan! Biglang may dumarating, nakita mo, natyambahan ka pa ni Baldomaro manyak! Lolo, hindi naman po natin naasahan na darating si Baldomaro. Tsaka ano bang kinagagalit nyo? Wala namang ginawa sa akin yung tao. Telma, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Ha? Wala ka bang mga mata? Kung makatingin sa'yo si Baldomaro, parang hinuhubaran ka na. Si Lolo, kung ano nung sinasabi? Pasok doon! Magbihis ka! Oho, ito na po. Lolo talaga? Masyadong insecure noon ang matandang Iringo. Sa bagay ganon naman talaga. Lalaki tayo eh. Alam natin ang ibig sabihin ng mga tingin ng mga lalaki sa kababaihan. Kung sa atin mangyari yon, maiisip din natin na hindi tama yung mga pananalita ni Baldomaro dahil nga nakakasakit bilang isang lolo ng isang magandang dalagita. Simula nang mangyari yon, pabalik-balik na si Baldomaro sa kanila na animoy nililigawan ang dalagita. Naging isa naman ito sa dahilan kung bakit napakaagang umuwi ng dalaga mula sa eskwela. Baldomaro, magkaliwanagan nga tayo. Gusto mo ba ang apo ko? Kung sabihin ko sa iyo ngayon na oo, papayag ka ba? Na maging kabiyak ko ang apo mo? Ngayon pa lang, Baldomaro, sasabihin ko na sa iyo na hindi! Hindi mangyayari yon!
Una sa lahat, matanda ka na, Baldomaro. Tapos, kung sino-sinong mga kababaihan na lang dito ang binabahay mo. Saka naniniwala ako na yung mga katulad mo ay hindi marunong magmahal. Sigurado ka dyan? Paano kung sabihin ko sa iyong, sa lahat ng babaeng naibigan ko dito, yung apo mo ang gusto ko? Ano? Papayag ka bang ligawan ko siya? Eh, hindi pa ba pangliligaw yung ginagawa mo? Matanda ka na, Baldomaro, kung tutuusin anak mo na lang yung apo ko. Ke parang anak e ke parang apo. Ang nagmamahalan wala sa edad. Tandaan mo yan, mano po, lolo. Eh, huwag ka magmano sa akin. Teka nga, talaga bang ayaw mo para sa akin yung apo mo? Tandaan mo, gaganda ang buhay niya sa akin. Lahat ng hindi mo kayang ibigay sa kanya, may bibigay ko, hindi ba iha? Baldomaro, hindi ka man lang ba nangingilabot dyan sa sinasabi mo? Tauhan mo ako eh. Tapos gaganyanin mo ko. Hindi mo na ako binigyan ng kahit nakatiting na galang. Hindi ko naman po kayo inaano. Maayos kong kinukuha ang palad ng dalagita. Hindi ko siya binabastos. Siya nga naman ho, lolo. Bakit ba kasi napaka-OE mo? Telma! Hindi ko gustong mangyari sa iyo ang mga bagay na yan. Baldomaro, makakalis ko na. Ah, sige, alis ako. Pero ito ang tandaan mo. Mahal na mahal ko ang apo mo. At kung iniisip mong lulukohin ko lang siya, katulad ng mga dalagita roon sa bahay, diyan ka nagkakamali. Sila, ibinayad sa akin. Pero ang apo mo, nililigawan ko sa tamang paraan. Iha? Doon na lang tayo mag-usap sa bahay. Tumakas ka sa lolo mo. Sige ho, baka po mag-away pa kayo ng lolo. Sige. Tutol na tutol ang matandang Iringo sa mga ginagawa ni Baldomaro. Kahit sino nga namang lolo mapapaisip sa dinami-dami ng mga dalagita sa bahay niya, malamang na ganun din ang gagawin ni Baldomaro sa kanyang apo. Isang gabi, nagising na lang ang matandang Iringo dahil naramdaman niyang walang gumagalaw sa kabilang kwarto. Ibig sabihin, wala roon ang kanyang apo. Kabisado niya kasi ang apo niya. Malikot itong matulog tapos nagsasalita pa. Pagtingin niya sa kwarto ng apo niya, tunay ngang wala ito. Hinanap-hanap niya ang kanyang apo na si Telma ng gabing yon. Hanggang sa napadaan siya sa bahay ni Baldomaro at dito niya nadinig mula sa bahay noon yung tinig ng kanyang apo. Mabuti naman at natakasan mo yung lolo mo. Oo, ang hirap kasing takasan eh. Telma! Nang madinig nila yung boses ng matandang Iringo, ay dali-daling lumapit ang mga tao ni Baldomaro at hinarang ito. Huwag niyo akong harangin! Kukunin ko ang apo ko! Pilit pa rin siyang hindi pinadadaan ng mga lalaki. Maya-maya pa dumarating si Baldomaro at hawak-hawak nito ang kamay ng kanyang apo habang sila'y naglalakad. Nasa akin na ang apo mo. Sinasagot niya na ako. Magkasintahan na kami. Mano po, lolo. Baldomaro, inuulit ko, hindi ko gusto. Ikaw para sa aking apo. Bakit ba kasi hindi mo na lang tanggapin na sa akin gaganda ang buhay ng apo mo? Hindi mo ba napapansin? Wala na rito ang mga babae. Pinalayas ko na sila dahil ang apo mo na lang ang gusto ko. Sana naman sa pagkakataon na to maniwala ka sa akin. Lolo, nagmamahalan po kami. Telma naman! Hindi kita pinalaking ganyan. Apo, halika na, umuwi na tayo. Hindi, lolo. Dito lang ako. Ito talutol kayo eh. Bakit uuwi pa ako dun? Saka isa pa, mas gaganda buhay ko rito. Kahit hindi ako mag-aral, hindi ako mapapagod, hindi ako magugutom. Sa atin palagi na lang akong walang kinakain. Telma, apo, eh dala lang yon ng kawalan. Pero ginagawa ko naman ang lahat para sa atin. Eh yun na nga ho, lolo. Naaawa na ako sa inyo sa kapupulot nyo ng ginto para lang sa pag-aaral ko.
Lolo, sana intindihin mo ko. Apo, talaga bang hindi na kita mapipigilan? Hindi na po, Lolo. Dito na lang po ako. Naawa na kasi ako sa inyo eh. Okay, narinig mo, Lolo. Ngayon, siguro naman maliliwanagan ka na. Mano po, Lolo. Sa unang pagkakataon, tinanggap na ng matandang Iringo ang pagmamano ng kanyang tinatawag na amo. Yun ding gabing yon, ito ang nagtulak kay matandang Iringo na ibalik ang dati nitong buhay. Hindi lang nila nalalaman na ang matandang Iringo ay merong kakayanan sa pangungulam. Yun ding gabing yon, nilabas niya ang mga gamit niya mula sa lumang baol. Tapos, sinulat niya yung buong pangalan ni Baldomaro. Sinindihan niya yung napakaliit na kandila na ayon noon kay matandang Iringo ay kaya pa nitong pumatay ng tao. Hawak-hawak niya ang isang papel. Hawak-hawak din niya sa kabila niyang kamay ang manika na tinahi gamit ang sako na nakapalaman ay purong lupang itim habang sinasambit yung mga katagang. Pagtitirikan kita ng kandila, Baldomaro! Ibabalik mo sa akin ang apo ko! Matagal yon na ginagawa ng matandang Iringo hanggang sa ito ay mapagod na lang. Kinabukasan, umaasa siyang si Baldomaro ay makakaramdam ng kung ano sa katawan. Baldomaro, inaantay ko na ibalik mo ang apo ko. Uwi ka pa noon ng matandang Iringo. Maya-maya pa yung isa niyang palaging nakakausap ay pumunta sa kanya. Tatang Iringo! Ilang araw ka nang hindi namumulot ng ginto ah. Siguro nakatsamba ka ng malaki-laki ano. Kaya nagpalipas ko muna ng ilang mga araw. Pwede ba? Iwanan mo muna ako rito. Pwede ba? Hindi. Nagtatanong lang eh. Pabalato naman dyan ng konti. Wala akong ipapabalato sa'yo. Malungkot ang buhay ko. Wala rito ang apo ko. Baka mapagbalingan kita ng galit ko. Eh pero teka lang. Inasan nga ba si Telma? Wala nga siya rito. Nandong kay Baldomaro. Ha? Ibig sabihin ba ibinayad mo ang apo mo? Hindi. Hindi ganun kasama ang pag-ugali ko at hindi ko kayang isubo ang buhay ng apo ko. Hindi mo alam ang dahilan kung bakit napunta roon ang apo ko. Halos! Teka sandali. Init naman ang ulo mo eh. Ano ba kasing nangyari? Baka meron akong may tutulong. Wala kang may tutulong dito. At kung meron man, yun yung bigyan mo ko ng katahimikan. Halos na! Halos! Oo na. Malalaman ko rin yan kung bakit. Katulad ka lang din ng ibang mga tao ritong kapag hindi nakapagbayad ng bale, binibenta yung mga anak ng pansamantalang oras. Sinabi ko sa'yo, hindi ako ganoon. Layas na! Layas! Habang sinasabi yon ng matandang Iringo sa lalaki, hinahawakan niya ang kwelyo nito tapos tinititigan at sinasabayan ng pag-uorasyon sa isip. Dahilan kung bakit umalis ang lalaki ng parang wala lang. Naglalakad ito ng diretso na parabang walang nakikita sa daan. Ngayon, dumako naman tayo kay Baldomaro at kay Telma kung ano bang nangyayari. Telma! Tignan mo itong nasa mukha ko. Ano yun? Hala, bakit parang nagtutubig yung mukha mo? May bumubukol na gagahulin tapos may mga tubig ang lambot. Ha? Anong nangyari sa akin? Bakit ganito? Eh, hindi ko alam. Diyos ko naman oh. Rowe! Rowe! Sir, ano ho yun? Tumawag ka ng albularyo. Dalian mo! Sige ho sir. Sandali lang po. Ang kanyang kanang kamay na si Rowe ay agad na tumawag ng albularyo. Pero nang makita ang katauhan ni Baldomaro ay natatakot na sila. Ayon sa kanila, para siyang nauupos na kandila at wala raw gamot doon at hindi raw nila kayang patigilin kung sino man ang gumagawa noon.
Rowe, maghanap ka pa ng albularyo. Pumunta ka sa ibang probinsya. Kahit magkano magbabayad ako, malaman ko lang kung sinong gumagawa sa akin ito, papatayin ko. Nagtungo nga ng ibang probinsya si Rowe hanggang sa meron siyang nakilala na isang matanda. Pero ayon sa matandang yon ay hindi niya rin kayang pagalingin si Baldomaro. Dahil ang mangkukulam na gumagawa nun ay mataas ang uri. Ngayon, may nabanggit itong tao kay Rowe. Kailangan puntahan nila ang lugar na ito para tuluyan na mapagaling at mapasawata kung sino man ang gumagawa nun kay Baldomaro. Hindi sila nagsayang ng oras hanggang sa makalipas ang 2 araw narating na nila ang lugar. Hindi po sa pagyayabang si Kanoli po ang tinutukoy ng taong nagturo kay Roe, at ito ang pinuntahan nila sa araw na yon, kasama pa nga si Telma. Magandang araw ho. Napakataas naman po pala ng ahonin dito. Eh, naparito ho kami. Dahil tignan niyo naman po ang buong katawan ko. May tumutubong butil-butil na parang may tubig sa loob. Wala na hong tigil ang pagtulo ng tubig sa aking katawan. Para ho akong nauupos na kandila. Parang awan niyo na po. Galing pa po kami sa malayo. Pagalingin niyo po ako. Ako ho si Baldomaro, isang negosyante ng ginto. Parang awan niyo na po. Hindi kumikibo si Kanole. Nakatingin lang ito sa mga mata ni Baldomaro. Tapos liliwa naman sa mata ni Telma. Basang-basa ni Kanole kung ano ang nangyayari kay Telma at kay Baldomaro. Manong Albularyo, naririnig niyo ho ba ako? Humihingi po ako ng tulong. Parang awan niyo na po. Magandang araw sa iyo. Ako nga pala si Nole. Baldomaro ho. Parang awan niyo na po. Hindi ko ho alam sinong gumagawa sa akin nito. Baldomaro, tama. Alam mo, kaya ka tinamaan ng ganyan nang dahil na rin sa'yo. Iha, merong ka rin kasalanan dito. Ho? Ano pong ibig niyong sabihin? Iha, kung hindi rin dahil sa'yo, hindi magkakaganyan si Baldomaro. Alam mo ba, ang may gawa niyan yung lolo mo. Ang lolo ko? Pero imposible po. Hindi imposible yun, iha. Ang lolo mo ay dati nang may kakayanan, pero matagal na panahon na nailihim sa mga tao. Kung hindi ako nagkakamali, pangalan ng lolo mo si Iringo. Iringo? Ang ibig niyang sabihin, ang matandang iyon ang gumagawa sa akin nito? Huwag kang sumigaw, Baldomaro. Pasensya na po. Pasensya na po. O tama. Ang matandang Iringo ang gumagawa niyan. Ang matandang yun ay napakabait. Minsan ko na siyang nakita. At sa pagkakaalam ko, sa lahat ng mangkukulam dito sa bansa natin, isa ang matandang Iringo sa merong kakayanan na gumawa niyan. Tama ba ako? Hindi ako makapaniwala na ang matandang yun ang gagawa nito sa akin. Mamamatay siya. Mamamatay siya, Rowe. Sige na, mauna na kayong umuwi. Patayin niyo ang matandang Iringo. So palagay mo ba? Papayag ako na papatayin mo ang matandang yun? Para saan pat lumapit ka sa akin? Hindi ka aalis. Hindi nakaalis si Rowe nang utusan siya ng kanyang amo na si Baldomaro dahil na rin sa pag-uutos ni Kanole. Ganito ang mga sumunod na nangyari. Yung ginawa niya sa'yo, disidido siya na patayin ka. Pero alam mo ba, isang simpleng pagbabalik lang ng mahalaga sa kanyang buhay ang makapagpapagaling sa'yo. Ako ho ba? Ikaw nga, iha. Mahal na mahal ka ng lolo mo. Bumalik ka na lang sa kanya. Iwan mo na si Baldomaro. Baldomaro, pamili ka. Yung babae o buhay mo. Kapag pinili mo siya,
mamamatay ka. Pero pag pinili mo ang buhay mo, maniwala ka o hindi. Hindi magtatagal na yung mga nangyayari sa'yo, biglang mawawala. Ngayon alam mo na. Ngayon alam mo nang yung lolo niya ang may gawa niyan. At kapag namatay ang taong yun, babalikan kita, Baldomaro. Teka nga sandali. Ano bang ibig mo sabihin? Isa ka lang namang simpleng albularyo, anong babalikan? Baka hindi mo alam kung anong kaya kong gawin, ha, Nole? Ano? Pagagalingin mo ko o hindi? Kailanman kapag ako'y nag-utos sa aking kanang kamay, hindi pwedeng hindi masusunod. Pagalingin mo ko at ipapapatay ko ang taong yon. Uy, wag naman. Kawawa naman ang lolo ko. Mahal na mahal kong lolo ko. Hindi! Kung mahal din ikaw ng lolo mo, dapat maiintindihan niya yung nararamdaman ko. At yung nararamdaman mo. Kung talagang meron kang puso, Baldomaro, hindi mo gagawin yan. Ibabalik natin ang lahat sa normal. Anong ibig mo sabihin? Aalisin mo sa buhay ko si Telma? Ganun ba? Ganun na nga. Eh total, nababasa ko naman sa isip mo na marami ka namang mga babaeng inuuwi doon. Yung mga binabayad sa iyo ng mga nakakabali sa iyo. Yan ang hirap sa atin. Sa sobrang dami nating ginto, ginagawa natin itong Diyos. Nang dahil sa Diyos na ang tingin natin sa salapi at sa ginto, nagagawa natin magpakitil ng buhay ng tao. Alam mo ba, hindi biyaya ang tawag dyan? Eh ano? Hindi mo ba matatawag na biyaya ito? Anong tawag mo ron, Nole? Ang tawag dyan ay panlilinlang ng Diablo. Oo. Hindi porkit inaakala natin na marami tayong salapi na nanggaling sa itaas, iisipin na nating biyaya ito ng Ama. Karamihan, ginagamit ito ng Diablo upang tayo ay malinlang. Katulad niyan, magpapapatay ka ng buhay. Ginagawa lang naman niya ang nararapat para mabawi ang apo niya. Teka nga sandali. Magkaliwanagan nga tayo. Albularyo ka ba talaga? Eh bakit pinagtatanggol mo pa ang mangkukulam na yon? Hindi ba dapat lahat ng mga mangkukulam pinapatay? Tao pa rin sila. Hindi naman sa kinakampihan ko siya. Ang akin lang, mahalaga sa akin ang buhay. Ngayon mamili ka. Buhay mo o yung babae? Sige. Ngayon din. Buhay ko. Eh ganun naman pala eh. Kanina pa tayo nagsasagutan dito, buhay mo naman pala ang pipiliin mo. O sige, halika, lumapit ka sa akin. Anong gagawin mo? Hindi ba sabi mo, buhay mo o di pagagalingin kita? Pangako mo sa akin na hindi mo gagalawin yung matanda. Kapag may nangyari sa kanya, kaya kitang ipadampot, Baldomaro. Dahil dyan mismo sa lugar nyo, dyan naka-assign ang kaibigan ko. Sige. Pasensya na sa katampalasan ng mga sinabi ko kanina, Manong Albularyo. Ayan. Marunong ka naman palang humingi ng tawad. Halika na. Maniwala kayo o hindi, yung katawan ni Baldomaro na parabang nauupos na kandila ay pinahiran lang ng langis ni Kanole. Maya-maya pa, pagtanggal ng mga palad ni Kanole sa mga pinahid na katawan, bigla itong bumalik sa normal. Ganon? Napakahusay! Hindi ako makapaniwala! Anong klaseng tao kayo? Paano niya nagawa ang mga bagay na yon? Baldomaro, ito ang tandaan mo. Hindi lahat ng taong nakatira dito ay katulad mong simple. Hindi porkit merong kang pera, ikaw na ang mamamayagpag sa ibabaw ng lupa. Tandaan mo, hindi lang pera ang mahalaga, maging ang buhay ay merong halaga. At sa katayuan ng bawat tao sa mundo, merong mayaman, merong mahirap. Ang mayaman ay merong kakayanang gawin, ganun din ang mahihirap. Naintindihan mo? Ha? Hindi, parang ang labo. Pwes intindihin mo kung gaano katalinhaga ang sinabi ko sa iyo. Iha, huwag kang sasabay sa kanila. Makalipas lang ang 2 araw, pupunta ako sa inyo dahil naroroon ang kaibigan ko. Magkakilala kami ng lolo mo. Pupunta tayo ron, kakausapin natin siya. At sisiguraduhin ko rin
na hindi babalikan ni Baldomaro ang lolo mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Teka, anong ibig mong sabihin? Iiwan mo rito ang kasintahan ko? Ganun na nga. Di ba pinili mo buhay mo? Pwes, magmula ngayon, hindi na siya mapapasayo. Eh kanino? Mapapasayo? Hindi rin sa akin. Ito ang tandaan mo. Hindi ako pwede mag-asawa. At ginagawa ko ito para na rin sa kapakanan mo at kapakanan niya. Magbati na lang kayo. Bumalik na lang kayo sa dating mga buhay niyo. Mas magiging maayos pa. Kesa yung ngayon, walang mangyayari sa ganyang buhay. Makakalis na kayo. Magaling ka na, Baldomaro. Basta tandaan mo yung sinabi ko, ha? Tandaan mo yun. Ah, sige. Alis na ako. Pag-alis nila Baldomaro ay naiwan si Telma. Makalipas ang ilang mga araw, pumunta roon si Kanole. At ito ay ikinagulat pa ng matandang Iringo dahil kasama ni Kanole ang kanyang apo. Telma! Ay mabuti naman na po at bumalik ka na! Teka, ikaw si... Ako nga. Kamusta matandang Iringo? Nole, paano? Oh, bakit parang natatakot ka? Huwag ka matakot sa akin. Ito naman ha. Akala mo ba'y ngayon lang tayo nagkita? Oo, nakita na kita. Noon pa. Kaya ako nandito at kaya ako kasama yung apo mo dahil yung kinulam mong si Baldomaro nagpunta sa akin. Gusto niyang mangyari, ipapatay ka. Kilala mo naman ako, di ba? Mangkukulam ka man o aswang o kahit sino ka pa. Kaibigan kita basta nagkasundo tayo. Pero hindi ba matagal na panahon mo nang iniwan ang pagiging mangkukulam? Nagawa ko lang yun. Dahil nga ang apo ko nasa pangangalaga ni Baldomaro. Wala akong ibang paraan para bawiin ko ang apo ko. Pwes ngayon, nabawi mo na siya. Itigil mo na yan. Alam mo wala akong tiwala kay Baldomaro eh. Kaya kung meron ka pang pwedeng puntahan, pumunta na kayo. Iwanan mo na lugar na to. Papatayin ka ni Baldomaro. Hindi kita habang buhay kayang bantayan. Kaya yun lang ang payo ko sa'yo. Umalis ka na rito, dalhin mo ang apo mo. At ikaw naman iha, kung magmamahal ka, wag naman yung ganun. Kahit ako di ako naniniwalang mahal ka nun eh. Mag-isip ka naman, pinag-aaral ka ng abugasya ng lolo mo. Laki-laki ng inuubos niya sa iyo eh. Pati yung mga pinaghihirapan niyang gintong pinupulot, sinasakripisyo niya para sa pag-aaral mo. Oho, maraming salamat po. O sige na. Mabuti naman at nakinig ang matandang Iringo at ang kanyang apo. Nilisan nila ang baryong matagal na nilang tinitirikan. Nangako rin ang matandang Iringo na hindi na yun mangyayari. Pero syempre, bago ang lahat ng yon. Naikwento pa ng matandang Iringo ang lahat ng nangyari mula simula hanggang sa huli. Eto namang si Baldomaro, tuluyan na rin nagbagong buhay. Hindi na rin siya tumatanggap ng bayad na babae. Basta ginto na lang kung bumali sila ng pera kapalit noon na ginto. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tapos na po ang ating kwento. At pasensya na po kayo sa ilang araw na wala tayong upload. Paano ba naman? Wala na po kasi tayong budget kaya po wala po tayong wifi. Pero wag po kayong mag-alala. Pagkatapos po ng kwentong to, maglalapag pa po tayo ng isa pa. At kung sakaling maganda pa ang panahon, hanggang mamayang gabi, bandang alas 9 ay maglalapag pa rin po tayo. Sana ay namiss nyo ang mga kwento ni Kanole na binibigyan ng buhay ni Commander JH. Maraming salamat po.